Hello mga kaakbay, welcome back to my channel. This is Charisse, ang inyong kaakbay at laging karamay. Sasagot sa inyong katanungan, wag lang pong uutangan. Unang-una mga kaakbay, maraming salamat sa lahat ng pagtulong na ma-push ang ating hinanaing sa National Housing Authority na magkaroon po ng murang pabahay para sa ating mga OFW. So, kung hindi po dahil sa inyo at sa inyong walang sawang pangulit sa kanila noong webinar. At after po ng webinar, hindi po magkakatotoo ito. At maraming salamat po talaga dahil po sa ating lahat ay nangyari po itong ating pinapangarap. Mga kaakbay, 500 to 1,000 pesos per month lang po ang i-offer ng National Housing Authorities para sa mga OFW. So meron na po tayong option na row house para sa mga OFW. And syempre, panuorin nyo po ang video na ito para sa mga hindi pa rin po naniniwala. Ito pong video na ito ay galing po officially sa National Housing Authority. Kilala mo ba ang ating mga bagong bayani? Ang ating mga kaanak o kaibigan na tumatawid sa malalayong karagatan at nagtitiis mawalay sa kanilang pamilya para lamang makapagtrabaho at kumita. Sila ang ating mga bagong bayani o ang mga overseas Filipino workers. Ang pagsisikap at pagsasakripisyo na ginawa ng ating mga OFWs ay tunay na nakararangal. Kaya naman, bilang pagpupugay, ang National Housing Authority o ang NHA ay maglulunsad ng low-cost housing program para sa ating mga bagong bayani o ang mga OFWs. Ang mga housing units sa programang ito ay may lot size na 40 square meters at 24 square meters naman para sa floor area. Mayroon itong sala, kusina, dalawang kwarto na nakaayon sa gender and development guidelines, merong banyo at service area. At ang isang napakagandang balita bukod sa pagiging dekalidad, sinigurado ng National Housing Authority na sa abot-kayang halaga na 500 to 1,000 pesos kada buwan ang iyong pinapangarap na tahanan. Bukod dito, ang mga makabagong disenyo na tiyak magugustuhan ng ating mga bagong bayani ang gagamitin sa mga proyektong pabahay para sa mga OFW. Ito ay simula para sa pagbuo ng isang magandang komunidad para sa ating magigiting na mga bagong bayani. So ayan mga kaakbay, yan na po ang ating pinagdadasal, 500 to 1,000 pesos. Intay-intay lang po tayo kung saan sila mag-o-offer, kung ano mga regions ang magkakaroon nito. Pero meron po sa Hermosaville, sa San Salvador, Baras, Rizal, nag-offer sila ng single-story row house na meron pong 40 square meters. Wala lang po silang nabanggit na presyo. Pero pakipanood po sa end of the video, ilalagay ko din po ang official na video from NHA. And ito mga kaakbay, i-remind ko lang din po kayo ang paraan kung papaano po mag-apply para sa tahanan ng mga bayani. But make sure po to subscribe to my channel, hit the notification bell para po ma-update kayo once I upload a video like this. And pakishare na rin po para mas maraming OFWs ang makaalam tungkol dito. Kaakbay, ang mga kwalipikadong aplikante ay ang mga overseas Filipino workers na may edad po na hindi lalagpas sa 65 years old at wala pong nakaligta ang obligasyon sa buwan ng hudog sa lote o unit po kung awardee ka ng NHA. Maaari pong pumili ang aplikante ng pabahay ayon sa nais na lokasyon batay po sa listahan ng mga proyekto. Ang mga kwalipikadong aplikante naman po ay maaaring mag-download ng application form, checklist of requirements at mga dokumentong kailangan na matatagpuan po sa description box below. Maaari din pong pumunta sa NHA Regional Office na pinakamalapit sa inyo. Siguraduhin po na nasagutan ang lahat ng hinihingi impormasyon sa application form bago po ito pirmahan at ipanotarize. Maaari pong ipasa ang notarized application form at lahat ng requirements sa NHA Regional Office na malapit po sa inyo. Maaari din po itong submit sa GEHP online portal. Meron po akong ilalagay sa description box below kung saan dapat po ma-scan ang pirmado at notarized na application form kasama po ang mga documents or papeles na kinakailangan. Kung ang OFW naman po ay nasa labas ng bansa, ang kanyang kamag-anak na may special power of attorney ay maaari pong mag-submit sa anumang tanggapan ng NHA. Kung ang overseas Filipino worker naman po ay pumili na fill upan at mag-apply habang nasa ibang bansa, isubmit po ang inyong dokumento na may authentication certificate.
Kung ang inyo naman pong napiling paraan ng pagbabayad, para dito sa pabahay na ito ay end-user financing or through pag-ibig, kailangan nyo pong sagutan lahat ng pag-ibig forms batay sa checklist of requirements na nasa description box below. Kung ang paraan naman po ng pagbabayad ay outright cash or staggered cash, kailangan lamang isumite ang notarized application form at kumpletong requirements sa rehiyon o distrito na nakakasakop sa napiling pabahay. And syempre mga kaakbay, after po ma-process ang application sa pabahay, ang awardee po ay makakatanggap ng abiso para sa pagbabayad at pagpirma ng kaukulang kontrata. By lahat po ng nabanggit na links ay ilalagay ko sa description box below kung paano po mag-apply. And there you have it mga kaakbay, very 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 good news po ito para sa ating mga OFWs and maraming salamat po sa pagpupush ng murang pabahay from National Housing Authority. Thank you so much mga kaakbay, God bless, keep safe, and I'll see you on my next video. Bye! Banggandang baras mga silingan! Welcome to...